Hawak na raw ni Presidential Spokesman Harry Roque ang unang batch ng dokumento patungkol sa umano'y korupsyon at anomalya sa maintenance contract ng MRT3 noong nakaraang administrasyon. Bibigyan daw niya ng kopya ang NBI at DOJ para maihanda ang pagsasampa ng kaso. Perhaps beginning next week, I will devote one day a week in disclosing facts and details about the plunder of MRT. This will be a continuing activity that we will have here and which is dissecting the plunder of MRT3. Bukod sa dokumento, dalawang whistleblower na raw ang lumapit kay Roque na may direktang kinalaman umano sa MRT maintenance project. Marami raw alam ang dalawang ito sa tinawag ni Roque na Pangasinan Group na nakinabang daw sa MRT. Hindi pinangalanan ni Roque kung sino-sino ang kasama sa anyay Pangasinan Group. Pero sabi ni Roque, ang pondo para sa maintenance ng MRT3 nung nakaraang administrasyon, ibinulsa ng grupong ito. May napunta rin daw sa kampanya sa eleksyon. Tinanong si Roque kung isa si Alvi Tungkol sa whistleblower. Matagal na naman nagsasalita si GMV Tungkol. Let's just say that with independent information being furnished me right now, perhaps I should go out of my way and refer GMV Tungkol also to the NBI. Dating general manager ng MRT3 si Tungkol, may kaso siyang bribery sa Sandigan Bayan kung rin na umano'y paghingi niya ng 30 milyon dolyar para maibigay sa Inicon Group ang pag-supply ng mga bagong bago ng MRT. Nakausap ng GMA News sa telepono si Tungkol at ayon sa kanya, hindi niya kilala ang dalawang whistleblower na binabanggit ni Secretary Roque. Saka lang daw niya masasabi kung kilala nga niya ang mga ito kapag lumantad na sila. Handa rin daw si Tungkol na sumagot sa ilang bagay kaugnay ng issue sa MRT kung tatanungin siya ni Roque. Naging malaking issue ang tungkol sa maintenance provider ng MRT3. Ito ang sinasabing dahilan kung bakit ngayon iilang tren na lang ng MRT3 ang umaandar at kadalasan maraming aberya ang sumitomong unang maintenance provider ng MRT3. Pero pag-upo ng Aquino Administration, inilipat sa mga kumpanyang PH Trams at Global APT ang pagmimintena sa MRT3. Hanggang sa maibigay sa Korean company na Busan Universal Rail Incorporated o Buri. Sa ngayon, hawak ng DOTR ang maintenance ng MRT3 at balak ibalik sa sumitomo. Matatandaang nagsampa ng reklamo ang DOTR sa Ombudsman laban kina dating Transportation Secretary Marohas at June Abaya. Sa reklamo, sinabing ginatasan daw ng dating administrasyon ang MRT3. Dati nang itinanggi ni Rojas at Abaya ang akusasyon. Ian Cruz, GMA News.